Hi guys, for today's video, magluluto tayo ng sinabawang isda. Ayan, nagpakulo ako ng tubig, nilagyan ko lang yan ng asin at sibuyas dahil malayo kami sa palengke, wala na siyang kamatis. Guys, minsan okay lang naman na magluto tayo kahit hindi kompleto yung ingredients. Nasa pagtitimpla na lang natin kung paano natin pasasarapin kahit na hindi masyadong kumpleto yung ingredients. Kung ano lang available sa ating kusina, pwede naman na yun. Meron ako ditong matang baka na maliliit. Ilagay na natin. Dahan-dahan sa paglagay para hindi tayo matalsikan ng kumukulong tubig. Ayan, meron pala ako ditong papaya. Isabay na natin kasi medyo matigas itong papaya. Yung isda, madali lang siyang maluto. Kaya isabay na natin siya. Medyo madami yung ating papaya. More vegetable, mas healthy. Tapos, takpan lang natin hanggang sa kumulo. Ayan, kumukulo na. Ilagay naman natin tong ating okra. So, bali, nakalimutan ko lang. Pwede sana natin isabay yung okra doon sa papaya kasi medyo matigas din yung okra. I mean, medyo matagal din siyang lumambot. Kaya dapat sinabay ko na pala sa papaya. Ayan, medyo malambot na yung okra. Ilagay na natin itong ating kangkong. Ayan, share ko lang guys. Lahat ng gulay na yan ay napitas ko lang sa aming paligid. Yan po yung kagandahan kapag nasa probinsya ka. Hindi mo na kailangang bilhin yung mga gulay na yan. Pwede ka lang kumuha kung anong meron ka sa paligid mo. Libre na yung ulam mo. Yan, tapos lagay na natin itong ating calamansi juice. Kapag sinabaw ang isda talaga guys, tapos sariwa, mas gusto ko yung calamansi. Tapos maasim siya, mas sa akin lang, parang mas masarap siya para sa akin. Tapos malalasahan mo talaga yung asim ng calamansi. Kayo ba guys, ano bang mas gusto nyo? Yung sinigang mix or yung calamansi? Comment down below. At ayan na, luto na ang ating sinabawang isda. Pwede na kaming kumain. Kain tayo guys. Bye!